Yamot na sinipa ni Patricia ang lata ng Coca-Cola at inis na sinabunutan ng buhok. Hay, buhay nga naman oh! Gigil na saad ni Patricia. Nawalan siya ng trabaho dahil sinapak niya lang naman ang amo niyang manyak na kamuntik pa nito makita agad si San Pedro. Panot na nga ito at lagas ay may balak pa itong umisa sa kanya. Hindi niya rin naman masisisi ito dahil tunay ngang nakakaakit ang alindog niya na kahit sinong lalaki ay tatayuan ng alaga. Hoy Patricia, ano nang kakainin natin ngayon? Wala ka ng trabaho? Yung kapatid mo, kailangan ng tuition sa susunod na linggo. Pinairal mo na naman kasi ang pagiging Amazona mo. Eh di ngayon, ano, nga nga tayong lahat? Yung magaling mong tatay, pinagsabong pa ang kita ko sa labada. Abay, nakakainis naman ang buhay na to oh. Sermon nga ni Inday kay Patricia. Talak siya ng talak habang nakapamewang at nakaturo ang hintuturo kay Patricia. Hinalikot niya ang tenga at nayayamot ang kanyang pagmumuka sa pag-iingay ng nanay niya. Aba, hoy Patricia, huwag mo akong bigyan ng ganyang pagmumuka ha. Maghanap ka ng trabaho dahil mamamatay tayo sa gutom ng pagganyan. Yung tatay mong walang ibang ginawa kundi ang mag-inom at magsugal. Pasigaw na saad ni Inday. Opo, nay. Mamaya rin po ay lalakad na ako upang maghanap ng trabaho. Ikalma mo po muna yung sarili mo, lagi kang high blood eh. Naputo lang sasabihin ni Patricia nang tumalak na naman ang nanay niya. Natahimik si Inday nang makita ang asawa na pasuray-suray na naglalakad pauwi sa kanila. Kunti lang kasalanan pumatay. Nilagyan ko na ng gripo ang tatay mong yan. Gigil na saad ni Inday habang nakamasid sa asawa niyang naglasing na naman. Sus! Mahal mo naman. O siya, alis na muna ako na ya. Maghanap po ako ng trabaho para naman. Lumamig-lamig naman yung ulo mo. Puputok na sa sobrang init eh. Paalam ni Patricia. At hindi na nga hinintay pa na sumagot ito at umalis na. Habang naglalakad si Patricia, ay pasipol-sipol pa siya at tumitingin sa mga nakapaskil sa mga tindahan. Kung may hiring ba. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Hanggang third year college lang siya sa kurso na education. Nagpapasalamat siya dahil nakaabot pa siya sa level na yun sa sarili niyang sikap. Kailangan niyang huminto para ang bunso niyang kapatid ang makapagpatuloy ng pag-aaral. Napahinto si Patricia sa paglalakad nang makita sa dulo ng eskinita na may tatlong kalalakihan. Ang dalawa ay parang pinagtitripa ng isang lalaki. Dahil likas siyang pakailamera, ay naglakad siya upang lapitan ng mga to. Mga Brad, anong pagtitipon to? Pabirong tanong ni Patricia at sisiga-siga. Miss, huwag kang makialam kung ayaw mong madamay. Sagot ng isa. Napangiwi si Patricia nang masipat ang mukha ng dalawa. Parang sinuunang mukha, nakamukha ng unggoy. Samantala yung isa na pinagtutulungan ng dalawa ay parang Adonis. Ang gwapo at maskulado ang katawan. Mukha itong mayaman na tao. Tol, ibigay mo na ang pera talas mo. Maangas na saad ng isa pa. Namilog ang mga mata ni Luna nang mapagtanto na hold up pala to. Wow, hold up. Easy money mga brada. Pwedeng makishare? Tamang-tama, gipit ako. Tumatawang saad at sarcastic na sabi ni Patricia. Umas ka ba? Umalis ka nga rito? At baka ikaw pa ang una kong patayin. Yamot at pikon na saad ng isang hold-upper kay Patricia. Hoy Pogi, saad ni Patricia sa mala Adonis. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng tulong. Itutumba ko tong dalawang to. Basta ibigay mo ang kahilingan ko. Dugtong pa niya. Ang kulit mo namang babae ka. Inis na saad ng isang hold-upper at binigyan ng matalim na tingin si Patricia. Bakit? Anong magagawa mo? Paano mo matutumba ang dalawang to? Sa patpatin mong katawan. Kalmadong tanong naman ng lalaking nagngangalang Zoro. Patpatin nga to, pero malakas kaya ako. Hindi tulad mo, na malaki nga ang katawan, lamya-lamya naman. Nakangising sagot ni Patricia. Okay? Hindi siguradong saad ni Zoro. Kayang dalawang mukhang unggoy,
Bibigyan ko kayo ng pagkakataong umalis. Mayabang at nakangising saad ni Patricia. Sa galit ng dalawang hold-upper ay sabay silang sumugot kay Patricia. Nag-backflip si Patricia upang iwasan ang patalim na tatama sana sa dibdib niya. Sabay sipa sa isang hold-upper at tinamaan ito sa panga. Bumuwelta siya upang malakas na suntukin ito pero hindi na nga nakabawi pa. Nakanganga at dilat ang mga matang bumagsak ito sa semento. Pinaling niya ang tingin sa isa pa. Nakatulala ito at hindi makapaniwala na ganun kadali niyang napatumba ang kasama nito. Oh, ano? Nabahag na ba yung bayag mo? Para sa kaalaman mo, sa dati kong buhay, ninja assassin ako. Nangaasar na saad ni Patricia, sabay tawa ng malakas. Sira ulo! Galit na sigaw nito. Sumugod itong nakaamba ang hawak na patalim. Nakangising lumusot si Patricia sa tagiliran nito at sinipa ito gamit ang isa niyang paa. Inipit niya ang braso nito sa kilikili niya at malakas na ibinalibag sa pader. Napabuga ng hangin ang hold-upper at nagtalsikan ang laway nito. Bagsak ito sa sahig. Natulog at tumutulo ang laway. Pumalakpak si Zoro at namangha sa lakas at liksi ng babae. Hindi niya akalain. Sa payat nito, ganun ito kalakas. Totoo bang dati kang ninja assassin? Tanong ni Zoro. Pumalakhak ng napakalakas si Patricia at akma sanang aakbayan ng lalaki na iniligtas ngunit hindi niya abot ang balikat nito dahil masyadong matangkad. Hanggang sikmura lang siya nito. Thank you, by the way. Anong kahilingan mo? Nakangiting saad ni Zoro. Napangiwi si Patricia nang makita kung paano pumilantik ang mga daliri ng lalaki. Mukhang bakla pa ito. Napailing siya. Dahil kung sakaling bakla ito, sayang ang lahi niya. Bakla ka ba? Diretsahang tanong ni Patricia. Hindi na kasi niya natiis. Sabihin na nating oo. Walang pag-alinlangan ang sagot ni Zoro. Anak ng kabayong bakla. Sa laki ng katuhan mo, bakla ka? Hindi bagay sa'yo. Magpakalalaki ka nga. Parang nandidiring saad ni Patricia. Inborn ang malaki kong katawan. Wala akong magagawa kung pusong babae ako. Sisi tayo. Saad ni Zoro. At kunwaring inipit ang imaginary hair nito sa tenga. Sayang ka. Ako nga pala si Patricia. I'm Zoro. But you can call me Zay. Kapag tayong dalawa lang. Saad nga ni Zoro. Mayaman ka ba? Prank ang tanong ni Patricia. Yes, CEO ako ng isang company, Beauty Products. Yun! Masayang bigkas ni Patricia. Why? You need money? Walang problema kung yan ang kahilingan mo, magkano ba? Saad ka agad ni Zoro na nakataas ang mga daliri. Oo, need ko ng money. Pero hindi yun ang hiling ko eh. Ang hiling ko, bigyan mo ko ng trabaho. Saad ni Patricia at malapad na ngumiti. Namilog ang mga mata ni Zoro at hindi akalain na yon ang hihilingin ni Patricia. Akala niya ay hihingi ito ng milyon-milyon. Really? Trabaho imbes pera? Easy money na nga ayaw mo pa? Hindi makapaniwalang tanong ni Zoro. Tumango si Patricia. Really? Ayoko naman ng easy money no. Kahit ganito ko, gusto kong pagtrabahuan ng meron ako. Wow. Okay. Tamang-tama. Nag-design ang sekretary ko. Ikaw nang pumalit. Kaya mo ba? Nang hahamon na saad ni Zoro. Mayabang na tumango si Patricia at nag-thumbs up. Kayang-kaya! Yakang-yaka! Sisiw lang yan. Kunwari nag-flip hair pa si Zoro kahit hindi naman mahabang buhok. Yabang. Bulong nito. Ngumiwi si Patricia dahil hindi bagay kay Zoro ang magbakla. Sa tikas nito ay nakakalaswang pagmasdan. Umiling na lang siya. Zoro, Zay nga ang itawag mo sa akin kapag tayong dalawa lang. Pagtatama ni Zoro kay Patricia. Tumaas ang isang kilay ni Patricia. O sige na nga, Zay. Libre mo naman ako ng pagkain oh. Gutom na kasi ako eh. Okay, let's go. Saad ni Zoro, inakbayan niya si Patricia at naglakad sila papunta sa sasakyan niya. Pumalatak si Patricia at namimilog ang mga mata habang hinihimas ang makintab at magandang kotse ni Zoro. Shucks, bigating nga.
namamanghang saad ni Patricia. "Hey Pat, nakakahiya ka, umayos ka nga. Umasok ka na sa loob." Naiilang na saad ni Zoro dahil pinagtitignan na nga sila ng mga tao sa reaksyon ni Patricia. Nang makapasok sila sa loob ng sasakyan ay parang bata si Patricia na tuwang-tuwa habang kinakalikot ang mga kagamitan sa loob. Naiignorante ata. "Ang bango ng sasakyan mo, nahiya ang bahay naming amoy ihi ng daga." Natatawang saad ni Patricia. Naiiling na pinaandar ni Zoro ang sasakyan at tinahak ang daan papunta sa isang restaurant. Hindi na lang niya pinansin si Patricia na parang baliw na humahagik-gik kapag may nahahalungkat na gamit niya. "Nakawin ko na lang kaya to." Mahinang saad ni Patricia habang winawagayway ang isang kwintas na may pendant na rose. "Hindi mo na kailangang nakawin. Kung gusto mo, sa'yo na." Sabi nga ni Zoro habang ang tingin ay nasa daan. "Iba talagang mayayaman, no? Nagtatapon ng pera. Walang baruan ha, akin na to ha. Teka, tunay ba to?" Nakangising tanong nga ni Patricia at ikinabit na nga sa leeg ang kwintas. Hininto ni Zoro ang sasakyan sa parking lot ng restaurant at sabay silang bumaba. "Uy, sure ka rito tayo kakain?" tanong ni Patricia habang nakatingin sa malaki at mamahaling restaurant. "Yes, why? Masarap ang mga pagkain nila. Ito ang favorite restaurant ko bukod sa masarap ang pagkain. Nakaka-relax ang tanawin sa paligid." Sagot ni Zoro at inakay na si Patricia papasok sa loob. "Welcome back, sir." Nakangiting bati ng security guard sa entrance. "Thank you." Nakangiti ring sagot ni Zoro. "Hey, kumalma ka at huwag mag-asal tagabundok." Babala ni Zoro kay Patricia. Pigil sa excitement si Patricia habang inililibot ang paningin sa paligid. Sobrang ganda sa paningin niya ay parang kumikinang ang bawat gamit na naroon sa loob. Ang mga lamesa at silya ay kulay ginto at may magandang flower vase sa gitna nito at may nakalagay na magagandang kulay pink at red na roses. Ang chandelier ay napaka-elegante na parang mula sa palasyo, malaki ito at maganda sa mata. Ang mga malalaking vase na nakadisplay sa gilid ng mga antiques at siguradong milyon-milyon ang halaga. Natawa sa loob-looban si Zoro sa mukha ni Patricia. Kahit na hindi ito magsalita at ibulalas ang nais, makikita sa mga mata nito ang pagkamangha na parang kumikinang ang mga mata nito. "This way, sir," ani nga ng isang waitress. Sumunod sila sa waitress at huminto sa gilid na may dalawang silya. Sakto, para sa kanilang dalawa. Pinigyan sila ng waitress ng menu upang makapagpili na sila ng order nila. Namilog at napanganga si Patricia sa presyo ng mga pagkaing pinakamababang presyo ay 1,000 at ang malala. Tubig lang ito. OMG, anong klaseng tubig to? May ginto ba to? Hindi maiwasang maibulalas si Patricia. Napatikhim si Zoro at napakamot sa kilay. Napakagat labi ang waitress dahil sa pagpipigil nitong matawa. 2 carbonara and 2 beef steaks, medium. 2 orange juice with a little bit lemon, thanks. Saad ni Zoro. Siya na lang ang umorder para sa kanilang dalawa at baka ano pa ang masabi ni Patricia. Okay, sir. Umalis na nga ang waiter. Grabe, say. Ang mahal naman ang bilihin, tito. Sana sa karinderya na lang ako dinala. Masarap na mura pa. E di sana sa akin na lang binigay yung datong. Imutok ni Patricia. Huwag ka nang magreklamo riyan. Ako naman magbabayad eh. Saad ni Zoro at umingos. Tama ka, sa bagay. Sulitin ko na to at nang makatikim naman ang pagkain ng mayayaman. Tumatangong sagot ni Patricia. Habang naghihintay sila sa order, ay nag-usap muna silang dalawa para malibang. Uy, Zay, sure ka bang pating ka? Parang hindi eh. Kakisig mong lalaki, tapos ang formal naman ng dating. Hindi halatang Becky. Nagdududang saad ni Patricia. Hindi naman nakasagot ka agad si Zoro at tila napaisip. Kailangan ko lang itago ang tunay kong pagkatao. Dahil itatakwil ako ng parents ko. Only child nila ako. At umaasa silang ako ang magpaparami ng lahi namin. Nakangiwing saad ni Zoro. Mahinang natawa si Patricia. Ikaw ang magpaparami?
iba din ka nga, diba? E di lalaki rin ang hanap mo. Sinahan mo ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Saad ni Zoro at nagpalingalinga. Oo eh, wala kaya tayong kalapit. Kita mo ang layo ng ibang customers. Tsaka wala namang masyadong tao. Napakamahal kasi dito. Naiiling na Saad ni Patricia. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila na Becky ako at wala akong balak na magpakasal sa babae. Saad ni Zoro. Bakit? May boyfriend ka ba? Usisa ni Patricia na nakataas ang kilay. Yes, 2 years na kaming may relasyon. Saad nga ni Zoro. Pero seryoso lang siya. Parang wala namang makitang kilig si Patricia sa kanya. Mumuwi ang babae. Confirmed. Bading nga ito. Sayang type pa naman ito. Ngunit pusong babae pala at lalaki rin ang hanap. Kung mahal ka ng parents mo, edi dapat tanggap ka nila, maging bading ka man o hindi. Seryosong Saad ni Patricia. Yun nga ang problema. Istrikto si daddy at may sakit sa puso. Ayaw ko naman na atakihin siya dahil sa akin. Nabakla pala ang uni ko iho niya. Nahinto sila sa pag-uusap nang dumating na ang order nila. Natakang bigla si Patricia nang maamoy ang mabangong pagkain. Dahan-dahang inilapag ng waitress ang mga order at nang matapos ito ay umalis na. Kinuha ni Patricia ang tinidor at tinusok ang beef steak. Napangiwi siya nang makita na may dugo-dugo pa ito at pula pa. Anak ng toko ah! Hilaw pa naman to siya eh! Ang mahal tapos hindi luto! Sabi ko na nga ba eh, sa karinderiya na lang sana tayo. Mura na masarap pa. Reklamo ni Patricia. Sunod-sunod naman niyang sinakwit ang noodles ng carbonara at iniangat. Tapos itong spaghetti. Habay, kinulang sa sus. Masyadong tuyo at maputla. Parang anemic. Reklamo pa nga ni Patricia. Napatampal sa noo si Zoro at napabuntong hininga. Ganyan talaga yan. Tignan mo. Masarap yan at hindi yan hilaw. Carbonara kasi yan, hindi spaghetti. Alam mo ang dami mong reklamo. Kumain ka na nga lang, libre ka na nga lang, panay pang reklamo. Yamot na Saad ni Zoro. Tinikman ni Patricia ang carbonara at napangiti ng malasahan to. Malinamnam. Naghahalo ang tamis at may konting alat. Ngayon lang siya nakatikim ng gantong pagkain. Ngunit hindi niya talaga kayang kainin ng hilaw na karne dahil hindi siya aswang. Napatitig siya kay Zoro na sarap na sarap na kumakain. Zay, pwede bang ipatusta mo tong karni? Hindi ko talaga kaya kainin to eh. Saad ni Patricia at pilit na ngumiti. Pinigyan ni Zoro ng hindi makapaniwalang tingin si Patricia at naghintay na sabihin itong nagbibiro lang ito. Please! Nagpapi-ice pa si Patricia upang makumbinsin niya si Zoro. Itinirik ni Zoro ang mga mata at nagpaypay gamit ang kamay. Ewan ko sa'yo, nakakahiya ka. Bilisan mo na nga riyan at maghanap na tayo ng ibang makakainan. Ikaw ang bahala kung saan. Sumusuko ang Saad na nga ni Zoro. Napangiti si Patricia, ngiting tagumpay at nag-thumbs up pa kay Zoro. Nang matapos sila kumain ay nagbayad na nga si Zoro. Zay, sayang yung karni. Sana pinabalot ko na lang at doon ko na sa bahay inihaw. Pinayaran mo tapos iiwan mo lang. Nahihinayang na Saad ni Patricia. It's okay. Tumigil ka na, bibilan kita mamaya ng 1 kilong karne. Manahimik ka lang. Mataray na Saad ni Zoro. Sabi mo yan ah. Ulam na namin yan mamayang gabi. Naninigurong Saad ni Patricia. Yes. Maikling sagot ni Zoro para matigil na ang usapan. Dahil sa naiinis na nga siya. Tinuturo ni Patricia ang daan papunta sa paborito niyang kainan, ang Lola Mera's Karinderia. Nang makarating nga sila, ay ginilid ni Zoro ang sasakyan sa kalsada. Napangiwi si Zoro nang makita ang may katamtamang laki ng restaurant. Marami ang mga taong kumakain doon. Nauna nang makipagsiksikan si Patricia upang umorder ng kanilang pagkain. Kinampay ni Patricia si Zoro para tawagin ito upang magbayad na ng kanilang orders. Nagalangan pang lumapit si Zoro dahil dikit-dikit ang mga tao. Sure ka bang dito tayo kakain? Hindi ba marumi? Look, ang daming tao. At gaganahan ka bang kumain sa ganitong lugar? Maarteng Saad ni Zoro at inilibot ang paningin sa gilid. Malinis naman ito ngunit ang ayaw niya
ay masyadong dikit-dikit ang lamesa. Alam mo, arte mo, bilis, kunin mo na nga yung isang tray at nang makahanap na tayo ng pwesto. Gutom na ako eh. Hanggang leeg lang yata yung pinakain mo sa akin sa mamahaling restaurant na yun. Dito, bundat na ang tiyan mo. Solve ka pa sa murang halaga. Saad ni Patricia at naglakad na para maghanap ng bakanteng lamesa. Inilapag ni Patricia ang tray at maingat na inilagay sa mesa ang mangkok na may lamang nilagang baboy. At sunod naman ay ang adobong manok at ilang platong kanin. Nakasunod lang si Zora at kinaya ang ginawa ni Patricia. Maubos mo ba yan? Parang bibitayin ka, ang dami nating order. Reklamo ni Zoro dahil punong-puno ang plato niya sa kanin, gayon din si Patricia. Oo, kulang pa yan dahil gutom na ako. Malakas na dumighay si Patricia nang matapos siyang kumain at hinimas ang malaking tiyan. Busog na busog siya. Samantalang si Zoro ay napasubo na sarapan siya at hindi na malayo na ubos na nga niya ang pagkain. Katulad ni Patricia, napahimas din siya sa malaking tiyan dahil sa busog na busog. Nagtungo sila sa park at doon nagpahinga. Kailan start ng trabaho ko? Untag nga ni Patricia habang pinagmamasta ng mga batang naglalaro. Bukas na kaagad. Ang kailangan mo lang gawin ay ayusin ang schedule ng meetings ko at saka appointments. And also, ikaw ang mag-ayos ng mga papers na kailangan kumpirmahan. And so on. Malalaman mo na lang ang dapat mong gawin kapag nagsimula ka na sa work mo. Ayaw ko sa makunat utusan. Kapag inutusan, dapat sumunod agad. Mahalaga ang oras ko kapag nasa oras ng trabaho. Seryosong paliwanag ni Zoro. Copy, boss! Nakangiting saad ni Patricia. And please, don't call me Zay. Kapag may mga ibang taong nakapaligid sa akin, ayaw ko malaman nila na ang boss na hinahanga nila ay bakla. Saad ni Zoro at mapait ng umiti. Alam ko, huwag mo na nga ako Englishin. Mabuti na yung malinaw, mahirap na. Hinatid ni Zoro si Patricia sa bahay nito. Salamat siya. Nga pala, saan ang company mo? Papasok ako bukas pero hindi ko alam kung saan. Don't worry, susunduin kita bukas before 7 o'clock. Talaga? Thank you, boss. Saad ni Patricia at sumaludo kay Zoro. Umalis ang sasakyan ni Zoro at nakatanaw si Patricia habang papalayo ito. At sino naman yung lalaking nagatid sa'yo, ha? Ang sabi ko, maghanap ka ng trabaho, hindi yung ibenta mo yung kipis mo sa mayamang tao. Saad ni Inday, na nakapamewang pa. Anong ibinenta ang kipyas? Sariwa and never been touched pa tong perlas ko, no? At para sa kaalaman mo, Nay, hindi lalaki yon kundi bakla. Hotdog din ang hanap nun, hindi tahong. Natatawang saad ni Patricia. Ha, ganun ba? Ay, sayang naman. Akala ko pa naman magkakaroon na ako ng malugang na mayabang. Sabay silang napatawa at naglakad papunta sa bahay nila at nadatnan ng ama ni Patricia na nakahilata sa lapag. Nagawa sa kawayan, lango na naman sa alak. Maagang naggayak si Patricia para sa pagpasok niya sa trabaho. Naka-white long sleeve siya at pinatungan niya ito ng itim na blazer at itim na skirt hanggang sa taas ng tuhod niya. Hinayaan niya na lang na nakalugay hanggang balikat ang straight na buhok. Nag-makeup siya ng light lang para maamo ang mukha niya. Ate Pat, may naghahanap po sa iyo na pogi sa labas. Saad nga ng kapatid niyang si Trina. Hoy, Patricia, yung amo mo narito na. Bilisan mo ang galaw mo, hindi yung kukupad-kupad ka. Malakas na sabi ng kanyang ina na si Inday. Naglalabas siya sa poso. Bago tuluyang umalis, ay tumingin muna si Patricia sa salamin at ngumiti. Be professional, Patricia. Iwasan mo muna maging kalog this time dahil magtatrabaho tayo. Seryosong bili ni Zoro habang ang tingin ni nasa kalsada. Yes, Sir Zay. Pili ang saad ni Patricia at ngumisi nang nakakaloko. Patricia, nagbaba lang saad ni Zoro. Yes, Sir? Pumuntong hininga si Zoro at nanahimik na lang. Makikita sa mga mata ni Patricia ang pagkamangha. Malaki ang kumpanya ni Zoro. May 12 na floor ang building. Bumati ang mga empleyado ng kumpanya nang makita si Zoro. Ngumiti lang si Zoro at diretso tinungo ang elevator. Pipindutin na nga sana ni Zoro ang 10th floor, ngunit inunahan nga siya ni Patricia. Humagik-gik si Patricia at nag-peace sign.
Sorry sir, excited lang. First time ko po kasing sumakay sa elevator. Sa TV ko nga lang nakikita ang ganitong eksena eh. Paliwanag ni Patricia. Hindi na lang umimik si Zoro. Samantalang si Patricia ay parang hinuhugot ang mga bituka niya nang umandar ang elevator. Napakapit nga siya sa braso ni Zoro at pinisil-pisil niya ito at ngumisi. Mangtigas ah! Nakangiting saad ni Patricia at ngumuso sabay tingin sa pagitan ng hita ni Zoro. Yan, matigas din ba? Pilyan niyang tanong sabay halakhak. Malakas sa binatukan ni Zoro si Patricia at matalim na tinitigan ito. Pakiramdam niya ay naalog ang utak niya sa lakas ng pagkakabatok sa kanya ni Zoro. Puro kakalokohan, Patricia. Anong sabi ko sa'yo kanina? Pikon na saad ni Zoro. Ito naman, di mabiro. Nakangiting saad ni Patricia. Tss. Inis na sambit ni Zoro sabay alis sa kamay ni Patricia na nasa braso niya. Bumukas ang elevator nang nasa 10th floor na nga sila. Naunang lumabas si Zoro at tinunga ang office niya. Nakasunod lang si Patricia at inililibot ang paningin sa paligid. May 5 pinto rito at mga paintings na display. Kulay puti ang pintura ng pader at tiles kaya maaliwalas sa mata. Nang pumasok si Patricia sa office si Zoro, naabutan niya ito na nakaupo sa swivel chair at seryosong nakatutok sa laptop nito. Nakasuot ito ng eyeglasses at kunot noo na parang mahirap intindihin ang binabasa sa screen ng laptop nito. Marunong ka bang gumamit ng laptop? Tanong ni Zoro na hindi man lang tumingin kay Patricia. Oo naman, bakit? Itinuro ni Zoro ang isang table sa gilid. May mga gamit doon. You can check my emails and read it. Kapag may mga board meetings and appointments ako, gawan mo ng schedule. Yes boss, alam ko na. Focus ka lang po dyan sa trabaho mo. Ako nang bahala. Putol nga ni Patricia. Inangat ni Zoro ang tingin at nginitian si Patricia. Good, thank you Pat. Tinungo ni Patricia ang magiging table niya. Umupo siya at binuklat ang laptop. Binasa niya lahat ng emails at sinulat ang mga meeting at appointments ni Zoro. Are you done, Patricia? Pwede bang igawa mo ako ng coffee? And please, don't put too much sugar. Pakiusap ni Zoro. Sige po, saglit lang. Tumayo siya at tinungo ang isa pang lamesa na may kataasan. Naroon ang mga kape at heater. Nilagyan niya ng tubig ang heater. Habang naghihintay na uminit ang tubig, ay kumuha ng tasa si Patricia at nilagyan ito ng isang kutsaritang black coffee at 2 kutsara ng powdered milk at 1 kutsara ng white sugar. Nang uminit na ang tubig, ay binuhos na nga niya sa tasa at hinalo ang kape ni Zoro. Oh, eto na ang kape mo. Masarap yan dahil masarap ang gumawa. Pagbibiro pa nga ni Patricia at kinindatan ba naman si Zoro? Hindi pinansin ni Zoro si Patricia. Hinipan niya ang kape at humigo. Masarap nga. Puri ni Zoro sa kape. Sabi sa'yo masarap eh. Ako, gusto mong tikman? Pang-aasar pa nga ni Patricia sa kanya. Stop it Pat. Focus on your work. Saway naman ni Zoro. Lumabis si Patricia at bumalik sa lamesa. Tapos na siya sa pag-schedule ng mga meeting and appointments ni Zoro para bukas. Maghapon na nabisi si Zoro sa pagbabasa at pagpirma ng mga papeles. Samantalang si Patricia ay abala sa panunod ng laptop. Dahil wala namang ibang inutos sa kanya si Zoro at hinayaan lang siya nito na manood at tumawa sa pinapanood na palabas. Nagunat ng katawan si Zoro at tinitigan si Patricia na umiiyak. Dahil sa pinapanood nito, kanina ay malakas itong tumatawa. Umiling siya at kinuha ang cellphone. Umorder siya ng pagkain sa isang fast food para sa snack nilang dalawa. Napangiti siya nang mabasa ang text message ni Kurt. Sinong nag-text? Parang nag-iba yung... Iihip ng hangin ah. Tanong nga na pag-uusisa ni Patricia. Tapos na siya manood at nakaramdam na ng gutom. None of your business. Masungit na sagot ni Zoro. Taray! Anong snack natin, sir? Umorder na ako, mamaya narito na yon. Anong schedule ko bukas? 8 to 9 a.m. meeting with investors. 9:30 to 11 a.m. po, appointment with new investor.
1 to 2 PM appointment with Mr. Salvacion. For agreement, 3 to 5 PM meeting with board members. Sagot ni Patricia habang binabasa ang checklist niya. Napahilot na nga lamang sa sentido si Zoro dahil hindi niya akalain na full sked pala siya bukas. Balak pa naman niyang makipagkita kay Kurt. Natigilan silang dalawa nang may kumatok sa pinto. Tinungo ito ni Patricia para buksan. Bumungad sa harapan niya ang isang lalaki na may maangas na pagmumuka. Ngumisi pa ito sa kanya at pinasadahan nga siya ng tingin mula sa paa hanggang ulo. Namilog at napanganga si Patricia nang makita kung paano ngumiti nang malaki si Zoro. Muntik na nga siyang masuka nang makita kung paano magyakapan ng dalawa. Anak ng pating na bakla, ang laswa! Nandidiring saad ni Patricia. Kurt, I thought mamaya pa tayo magkikita. What a surprise! Saad nga ni Zoro nang nakangiti. Of course, hindi naman kita matitiis. Ngumiwi si Patricia dahil sa narinig. Ikaw talaga. Mahinhing sagot nito. Dumating ang in-order ni Zoro at agad na kinuha ito ni Patricia dahil nagugutom na nga siya. Mas lalo siyang nagutom nang makita kung gaano kasweet ang dalawa. Excuse me? Zoro, nandito na yung pagkain natin. Sino naman yan? Tanong ni Kurt at tinitigan si Patricia. She's my new secretary. Sagot ni Zoro. Future wife niya. Pang-aasar naman ni Patricia. Pat! Angal ni Zoro. Natawa naman si Kurt. Sorry, pero lalaking hanap ni Zoro. Talaga? Naniniwala akong may pag-asa pa siyang magbago at mapapasakin siya. Pagbibiro nga nito. Tsaka bakit? Nagkatikiman na ba kayo ng hotdog? Ano ba, Pat? Galit na saway ni Zoro. Hindi pa, pero soon, di ba, love? Nakangising ang sagot ni Kurt. Hindi alam ni Patricia, ngunit mainit ang dugo niya sa lalaki na bagong dating. Siguro, ito na nga yung nobyo na sinasabi ni Zoro. Nais niyang burahin ang hindi maalis ng ngisi sa labi nito. Si Zoro naman ay namula ang buong mukha dahil hindi siya komportable sa usapan. Gusto niyang lumubog sa upuan dahil sa kahihiyan. Hindi na sumagot pa si Patricia. Sa halip ay kumain na lang. Mag-iisang buwan na nga si Patricia sa trabaho niya at maayos naman ang lahat. Maliban na lang kapag bumibisita ang boylet nitong si Zoro. Sobrang close na nga rin nilang dalawa ni Zoro. Sinisilaban talaga siya ng galit kapag nakikita niya nga lang ang pagmumuka ng lalaking si Kurt. Pat, sama ka mamaya sa birthday ni Kurt. Saad nga ni Zoro. Ha? Huh? Bakit isasama mo pa ako? Inariyan naman yung nobyo mong may saltik, diba? Mataray na sagot ni Patricia. Bakit ba mainit ang ulo mo sa kanya? Mabait naman siya, diba? Mabait? Pagak na natawa si Patricia. San banda? Bulag ka ba? Hindi mo ba nahahalata na ginagamit ka lang niya? Inis na dugtong niya. Ano bang sinasabi mo? By the way, wala namang patutunguhan ang usapan natin. Please Pat, sumama ka dahil nandoon ang parents ko na kinukulit na akong mag-asawa. Narinig ko kagabi sa usapan nila na balak nila akong i-arrange marriage. Nagmamakaawang saad ni Zoro. So? Magpapanggap akong jowa mo, ganun ba? Saad nga ni Patricia na nakataas ang kilay. Yes, hindi siguradong sagot ni Zoro. Magkano? Nakangiting saad ni Patricia. Name it! Bali walang sagot naman ng lalaki. Nagtungo sila sa parlor upang paayusan si Patricia. Habang inaayusan si Patricia, ay bumili ng dress si Zoro para isuot ni Patricia. Bahagyang kinulot ang hanggang balikat na buhok ni Patricia at nilagyan ito ng gold na headband na may design na diamonds at light makeup lang ang inapply sa mukha niya at red lipstick sa labi niyang hugis puso. Ma'am, ito raw po ang isuot niya, sabi ni Sir, saad ng isang babae. Okay, thank you. Magalang na saad ni Patricia. Nagtungo si Patricia sa isang dressing room para magpalit. Isang red spaghetti dress na hanggang tuhod at hapit sa katawan niya ang isusuot. May pares din itong sandals na may 2 inches na tahong. Umikot siya sa salamin at napangiti sa refleksyon. Ang ganda niya pala
at para siyang mayaman na tao sa ayos niya ngayon. Malaki ang ngiti niya na lumabas sa dressing room. Nakita niya si Zoro na nakatayo sa labas at naghihintay sa kanya. Nabato-bala ni si Patricia sa kagwapuhan ni Zoro. Umangat lalo ang kakisigan nito sa suot na red American suit. Ang buhok nito ay maayos na nakatayo at kumikinang ang diamond earrings nito sa kaliwang tenga. Hindi mo akalain na isa itong bakla sa ayos nito. Sino ba naman ang maghihinala na isa itong Becky dahil sa ayos at kawapuhan nitong taglay? Plus, malaki at malapad ang katawan nito na parang batak sa gym at ehersisyo. Ang ganda mo. Nakangiting puri ni Zoro kay Patricia. Talaga? So, naapektuhan ka pala sa beauty ko, ah? Pili ang tanong ni Patricia. Nagtawa na naman ang ibang nakarinig sa sinabi ni Patricia maliban kay Zoro na umiwi at hindi nasiyahan sa sinabi ni Patricia. Ikaw talaga. Tana, malilit tayo. Saad ni Zoro na hindi sinagot ni Patricia. Magarbo at halatang mayayaman ang mga tao dahil en grande ang party. Mamahali ng mga nakaparada na sasakyan at sosyal ang mga damit ng mga bisita. Nakahawak si Patricia sa braso ni Zoro at taas noon siyang naglalakad. Proud siya dahil kasama niya lang naman ang gwapo niyang boss. Iho, I thought hindi ka makakapunta. Saad ng isang ginang, sabay baling ng tingin kay Patricia. And who is she? Mom, girlfriend ko. Pakilala ni Zoro kay Patricia. Nanigas naman ang kinatatayuan si Patricia dahil lang kaharap pala niya ay nanay ni Zoro. Napahigpit ang hawak niya sa braso ni Zoro at napalunok ng laway. Tumambol ng mabilis ang puso niya at alangan ng umiti sa nanay ni Zoro. Ngumiti ng malapad ang nanay ni Zoro. Really? Sa wakas, may naipakilala na rin ang anak ko na girlfriend niya. I'm Lily Montefalco. Ako po si Patricia Salvacion. Nakahiting sagot ni Patricia. Nagpasalamat siya dahil hindi siya nautal. Tinanggap niya ang nakalahad na kamay nito at nag-shake hands sila. Zoro, CR lang ako, ha? Okay, yung kanto na yon. Hindi ko karon dahil nandoon ang comfort room. Sagot ni Zoro. Tumayo si Patricia sa Celia. Nasa isang table lang silang tatlo ni Zoro at nanay nito. Naglakad na nga siya papunta sa CR. Nang lumiko na nga siya sa kanto, ay napahinto siya. Kurtz, itigil mo na ang kahibangan mo kay Zoro. Hindi ka ba nasusuka? Ani ng isang boses babae. Ano ba, Bea? Konting tiis na lang. Kailangan ma-close deal ko yung contract para sa company namin. Anang ng isang boses ng isang lalaki. Nakilala ni Patricia ang boses ng lalaki at sigurado siyang secret ito. Tama nga ang hinala niya. May masamang motibo ang lalaki. Kay Zoro. Kinagamit lang nito si Zoro. Sunod na narinig niya ang ungol ng babae. Agad siyang umalis. Kahit na naiihi na nga siya, ay nawala bigla. Para bang umurong. Nang malaman nga nitong ginagamit lang ni Kurtz. Si Zoro. Ang bilis mo naman, tanong ni Zoro. Gumiti si Patricia at umupo na nga sa tabi ng Celia ni Zoro sabay kapit sa braso nito. Namiss kita kagad eh, nakangiti nito ang sagot. Ang sweet niya naman anak. Sure akong matutuwa ang daddy mo kapag nalaman niya na may nobya ka na. Sana magkaroon agad kayo ng anak. Kinikilig na sa ad ni Lily. Akala ni Patricia ay mataray at strict ang nanay ni Zoro dahil mula ito sa mayamang angkan. Ngunit nagkakamali siya, mabait at masayahin ang nanay nito. Ma'am, hindi pa nga kami kinakasali, angal ni Zero, ngunit sa kaloob-looban niya ay nakangiwi siya. Tama, dapat ikasal na kayo sa lalong madaling panahon. Tumatanda na kami ng daddy mo, kailangan mo na kaming bigyan ng apo. Nakangiti at kumikinang ang mga mata ni Lily habang nagsasalita. Aangal sana si Zoro ngunit dumating na ang daddy niya. Honey, mukhang masaya ka yata ah. Saad ni Dave. Yes, hon. Sobrang saya. Dahil itong anak mo, may nobya na at magpapakasal na sila.
saad ni Lily. Really? Sa wakas, akala ko ay mapuputol na ang lahi ko. Mabuti naman anak. Masayang saad ni Dave at tinapik-tapik ang balikat ni Zoro. Dad, matagal pa naman yung plano naming magpakasal. Pagsisinungaling ni Zoro, pakaramdam niya ay may malaking bato na nakaharang sa lalamunan niya nang dahil sa pagsisinungaling. Samantalang si Patricia ay naiilang na at hindi malaman ang sasabihin. Nakangiti siya ngunit alanganin. Napahawak siya sa laylayan ng dress niya nang makita na papalapit sa table nila si Kurt. Binaling niya ang tingin kay Zoro at nakita na malapad itong nakangiti habang nakatingin kay Zoro. Sa inis niya, niyakap niya ang braso ni Zoro at humilig doon. Love, subuan mo ko niyan. Malambing na saad ni Patricia at tinuro ang cupcake. Nanlaki naman ang mata ni Zoro at dahan-dahan ngang nilingon si Patricia. At binigyan nga siya nito ng tingin na anong ginagawa mo. Han, look, ang sweet ng girlfriend ng anak natin. Nakakatuwa. Nahangiti at kinikilig na saad ni Lily, ina ni Zoro. Tumango si Dave at ngumiti. Mahal na mahal nga nilang isa't isa. Sang-ayon naman ito. Nawala ang isi sa labi ni Kurt. Binati niya ang mag-asawang Montefalco. Kamusta, tita tito? Bati ni Kurt ngunit ang mga tingin ay kay Zoro. Okay lang iho, ikaw kamusta ka na? Kailan ka ikakasal? Itong si Zoro mukhang malapit na. Nakangiti at nagmamalaking saad ni Lily. Tumaas ang isang kilay ni Kurt at hindi nakalagpas sa tingin ni Patricia kung paano tumalim ang mga mata ni Kurt. Ngunit napalitan din ito agad nang mapanlin lang ng ngiti. Talaga? Congratulations, Zoro! Ah, oo. Saad naman ni Zoro. Oo, ikakasal na kami dahil magkakaanak na kami. Saad ni Patricia. Napagtanto niya ang sinabi ngunit huli na kung babawiin pa nga niya ito. Balak niya lang sanang asarin si Kurt ngunit mali ang lumabas sa bibig niya. Natigilan sila, lalo na si Zoro, at nanlamig bigla ang katawan. Ngunit malakas na tumawa si Patricia. Biro lang. Kayo naman masyadong seryoso. Siyempre, ikakasal muna kami ni Love. Tumatawang saad ni Patricia. Mabuti na lang nakabawi siya agad at nakaisip ng paraan para mabawi ang sinabi. Siguradong mapapasubo siya pag nagkataon. Ikaw, talaga iha? Akala namin magkakaapo na kami. Nahiiling na saad ni Lily. Alis na muna ako. Harapin ko lang ang ibang bisita. Congrats ulit, Zoro. Paalam ni Kurt. Sa kaba ni Patricia, ay inisang ininom niya ang alak na nasa lamesa. Ngumiwi siya nang malasahan ang mapakla at maanghang na lasa. Nagkwentuhan ang pamilya ni Zoro tungkol sa business ng mga ito. Nais niyang sumabat, ngunit wala naman siyang alam sa business world. Naglagay ulit ng alak si Patricia sa wine glass niya at inisang inom ulit. Hanggang sa paubos na nga niya itong abalang ininom habang nag-uusap sila. Ipiniling nga niya ang kanyang ulo nang mahilo siya at tinitigin si Zoro na seryosong nakikipag-usap sa ama. Humagik-gik nga siya nang maging tatlo ang mukha nito sa paningin niya. Itinaas ni Patricia ang kamay at nakaturo nga ang hintuturo kay Zoro at inilapit ang mukha nito. Sinundot-sundot niya ang pisi nito at sabay tawa. Inis na nilingon ni Zoro si Patricia dahil panay sundot ito sa pisngi niya at nakita niya ang pulang-pula na mukha nito at namumungay ang mga mata nito. What the? Gulat na saat ni Zoro. Pat, what have you done? Bakit ka naglasing? Hindi makapaniwalang tanong ni Zoro. OMG, iho! Lasing na ang girlfriend mo! Bulalas ni Lily at napatakip sa bibig. Tumayo si Patricia at muntik pang matumba. Mabuti na lang maagap si Zoro at nasalo siya. Humagigig si Patricia at sininghot-singhot ang dibdib ni Zoro. Ang sarap kasi nung alak eh. Uutal-utal nga na saad ni Patricia. Pakiramdam niya ay hindi niya maituwid ang dila dahil sa kalasingan. Nagsalubong ang kilay ni Zoro at pilit na tinatayo ng tuwid si Patricia. Umayos ka ng tayo. Ihahatid na kita sa inyo. Inis na saad ni Zoro. Kumapit si Patricia sa braso ni Zoro at gumiti ng malaki.
Buhatin mo ako. Parang batang saad niya. Sige nanak, buhatin mo na nga at ihatid mo sa kanila. Nag-aalalang saad ni Lily. Tumango si Dave. Tamang mami mo. Sang-ayon niya. Walang nagawa si Zoro at binuhat si Patricia. Humagik-gik si Patricia at isiniksik ang katawan sa dibdib ni Zoro. Habang paalis na nga si Zoro at Patricia, ay matalim ang mga mata ni Kurt na nagmamasid sa dalawa. Inihiga ni Zoro si Patricia sa back seat at umikot siya sa kotse para sumakay sa driver's seat. Hindi pa nagtatagal, sa pagmamaneho si Zoro ay umupo si Patricia sa baiga pang papunta sa front seat. Wala na ba talagang pag-asang maging lalaki ka, ha? Iwan mo na yung Kurt na yon. Ginagamit ka lang niya. Saad nga ni Patricia at akmang suso ka na. Hey, huwag mong sukan ang kotse ko. Saad ni Zoro at binigyan ng plastic na malabo si Patricia. Ngumisi si Patricia at ipinatong ang kamay sa hita ni Zoro. Namilog naman ang mga mata ni Zoro. At parang napapasong tinapik ang kamay ni Patricia. Humalakhak ng malakas si Patricia sa baylupaypay ng ulo dahil nakatulog na. Sinundot-sundot ni Zoro ang ulo ni Patricia, ngunit hindi na ito gumalaw. Nakahinga siya ng maluwag dahil nakatulog na ito sa kalasingan. Iginilid niya muna ang sasakyan sa kalsada at hininto. Ikinabit niya ang seatbelt nito. Pero bago nga niya paandarin ang sasakyan, napangiti nga muna si Zoro dahil ngayon ay nakatitig nga siya sa malaanghel na mukha ni Patricia habang natutulog. Bulong nga ni Zoro. Ibang klase. Parang anghel kung natutulog, pero napakulit at napaka maloko. Sabay tumawa nga ito. Napatigil nga siya saglit at napailing na lang. Bakit ganun? Parang tumibok ang puso niya. Napailing na nga lamang siya at pinaandar na nga ang sasakyan. Nang makarating sila sa bahay ni Patricia ay binuhat ni Zoro ito para ipasok sa silid nito. Nako iho, salamat sa paghatid sa pasaway naming anak. Saad naman ni Inday. Wala po yun. Sige ho, alis na ako. Iniwan na nga muna sila ni Inday sa kwarto ni Patricia. Kaya nga ngayon, si Patricia at si Zoro lang ang nandoon. Magpapaalam na nga sana si Zoro. Nang biglang, halikan nga niya ang noo ng babae. Patalikod na nga sana ito pero kinuha nga ni Patricia ang kanyang kamay. Sabay bulong nito, "Dito ka lang sa tabi ko." What? Hindi pwede, Patricia, sabi nga ni Zoro. Please, pagpapakyut na sabi pa nga ng babae. Wala tuloy siyang nagawa kundi doon muna nga magstay kahit saglit lang. Napaupo nga ito sa upuan malapit nga sa kama ng babae. Ngunit tila minamagnet nga siya ng kama ni Patricia. Makalipas nga ang ilang minuto, nandun na nga siya. Nakapatong na nga ito kay Patricia at hinahalikan ng kanyang mukha. Tumugon naman si Patricia. Hindi niya alam kung paano nangyari yun. Siguro nadadala na nga rin sa kanyang ginagawa. Nasa tamang pag-iisip naman na si Patricia habang ginagawa nila yun. Bawat hawak nga ni Zoro sa kanya, parang hindi nito aakalain na Becky nga ito. Alam na alam nito ang ginagawa sa katawan ng babae. Alam na alam niya kung paano ito pasasayahin at kung paano nga ito bibigyan ng sensasyon. Kaya naman nagkaroon nga ng bulta-bultahing kuryente na dumaloy sa katawan ni Patricia. Hinawakan nga nito ang malulusog niyang panloob sa taas at sobrang ang naliliyad na nga lamang ni Patricia ang kanyang katawan. Ngayon lang niya naramdaman ang ganito. Kaya naman, sinundan na nga lamang niya ang bawat galaw ng lalaki at di kalaunan ay nakipagsabayan. Dito nga ay parang may naramdaman sila, nakakaiba na matagal na nga nilang tinatago na hindi nila maipaliwanag. Ang mahalaga, masaya sila ngayong gabi hanggang sa ma-reach na nga nila ang rurok ng sarap ng kanilang ginagawa. Kinaumagahan
ay parang may sinag ng araw na tumatama sa mukha ni Patricia, kaya nagulat nga ito. Napabalikwas siya ng bangon at agad na sanang tutunguhin ang banyo nang biglang napasigaw nga siya. Anong ginagawa mo dito? Sir Zoro! Sabay niyugyug nga niya ang lalaki na napakasarap pa nga ng tulog. Napabalikwas din naman ang lalaki at tugon nga nito kaagad, "Late na ako sa trabaho." Binatukan nga siya ni Patricia. "Ano ka ba, sir? Parehas na tayong late." "Pero mas problemahin mo to. Ano itong nangyari sa atin?" Nagtatakang tanong ni Patricia. "Patricia, I know that you're virgin, pero hindi mo naman kailangan mag-react ng ganyan. Ginusto natin pareho to." "Sure ka? Ginusto mo?" Nagtatakang tanong ni Patricia. "Yes, lalaki pa rin naman ako ah." Sabi na nga lamang ni Zoro. Pagkatapos nga nun, kinuha nga niya ang kanyang damit at dahan-dahan na ngang paalis para hindi nga siya makita ng mga magulang at kapatid ni Patricia. Mga ilang minuto ring napatulala si Patricia. At nang makaalis na nga, si Zoro, "Nay, bakit hindi niyo po ako ginising?" Sigaw nga nito habang naliligo. Nagmamadali nga sa pag-aya si Patricia at agad na ngang lumabas ng bahay. "Hoy, hindi ka baka muna kakain?" Sigaw ni Inday. "Doon na lang po." Tila malungkot na sabi ni Patricia. Nagtataka naman ng kanyang ina, parang kakaibang ginagalaw nito. Habang nag-aabang ng masasakyan, si Patricia ay may humintong sasakyan sa harapan niya. Bumukas ang pinto at lumabas doon ang nanay ni Zoro. "Hi, Iha!" Nakangiting bati ni Lily. Napalunok ng laway si Patricia. Tumatakbo sa isip niya na baka aawayin siya nito katulad ng mga nasa teleserye na napapanood niya. Lalo na ngayon na may nangyari na nga sa kanila ni Zoro na hindi niya alam kung paano. Mabait ito nung una dahil nandoon si Zoro nakaharap nila. "Tara, pasok na sa sasakyan. May gusto lang akong sabihin." "Don't worry. Kung iniisip mo na apahin kita, nagkakamali ka." Natatawang saad ni Lily na para bang nabasa ang kanyang iniisip. Pumasok nga silang dalawa sa loob ng kotse. Nasa backseat sila. Inutusan ni Lily ang driver na paandarin ang sasakyan. Hinawakan ni Lily ang dalawang kamay ni Patricia. At mataman itong tinitigan. "Pat, alam namin ang tuloy na katauhan ni Zoro. Na isa siyang bakla." Panimula ni Lily. Nagulat si Patricia sa narinig. Namilog ang mga mata niya at umawang ang labi. "At alam naman namin na hindi kanya tunay na nobya. Alam din namin ang relasyon nila ni Kurt. At alam din namin na ginagamit lang siya nito." Dugtong na saad ni Lily. Hindi makapaniwala si Patricia na natiling lang siyang tahimik at nakikinig sa sinasabi ni Lily. "Please help us. Baguhin mo si Zoro." Pakiusap ni Lily. Paano po? "Try to seduce Zoro. Pabayaran ka namin kahit magkano." "Pero..." Naputo lang sasabihin ni Patricia dahil sumabat kaagad si Lily. "Please." Pagmamakaawa nito. Sige po. Susubukan ko. Pero yung mga pang-joke ko po sa kanya, biro-biro lang po talaga yun eh." May binigay na susi si Lily kay Patricia. "Susi yan, ng kondo ni Zoro. Nasa kondo siya ngayon dahil naglasing siya kagabi. Nakita niya kasi si Kurt na merong babae." "Paano po ninyo nalaman?" "Alam ko lahat dahil anak ko, si Zoro. Gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti niya." Saan ni Lily at mapait na umiti. "Sige po. Gagawin ko rin po ang lahat para maging tuwid lang po ang alaga ni Zoro. Maging tuwid po na lalaki siya." Saad ni Patricia at nahihiyang tumawa. Pero sa totoo lang, nauna na nga ito. Nauna na ngang may nangyari sa kanila kagabi. Tumawa ng malakas si Lily. "Sige, go. Ituwid mo, Pat, para dumami ang angkan namin." Pili ang sagot ni Lily. Hinatid ni Lily si Patricia sa kondo ni Zoro. Dahan-dahang binuksan ni Patricia ang pinto at dinungaw ang ulo at sunod na pumasok siya sa loob. Napangiti siya sa kulay ng pintura ng pader.
kulay sky blue at may mga magagandang paintings. Soro, tawag ni Patricia. Walang sumagot kaya pumasok si Patricia sa loob ng silid. Nagtaka siya dahil wala ring tao. Napalingon siya nang bumukas ang pinto ng banyo at tumambad ang hubot-hubad na katawan ni Zoro. Namilog ang mga mata ni Patricia at napako ang tingin niya sa gitna ng pagitan ng mga hita ni Zoro. Anong ginagawa mo dito, Pat? Tanong nga kaagad ni Zoro na gulat na gulat. Tinakpan ni Zoro ang alaga gamit ang isang kamay, sabay sara ng pinto ng banyo. Sus! Tinatago pa! Eh diba, may nangyari na sa ating kagabi? Piliang sabi nga ni Pat. Kunin mo yung towel sa cabinet, ibigay mo sa akin. Utas ni Zoro kay Patricia. Hiyang-hiya siya dahil sa nakita ng babae kahit na nga may nangyari sa kanila kagabi. Tulalang sumunod si Patricia. Hindi niya akalain na ganun pala ang tinatago ni Zoro. Oh, inabot ni Patricia ang towel ni Zoro. Lumabas si Zoro sa banyo at nakatapis na nga at galit na galit ang kanyang mata. Paano ka nakapasok? At bakit ka nandito? Bakit ka galit? Ikaw rin naman ah. Kagabi, galing ka sa amin. Remember? Tsaka, binibisita ko lang kung buhay ka pa. Paliwalang sagot ni Patricia. Kumuha nga. Nang pamalit na damit si Zoro at pumasok ulit sa banyo. Hoy Zoro, ba't dyan ka pa magbibis? Dito na lang, nakita ko na yan, diba? Lumabas ng banyo si Zoro na may damit na. Nag-iwas ang tingin si Patricia dahil kahit papaano ay tinablan siya ng hiya. Hindi niya alam kung makakaya ba niyang maakit si Zoro ulit at gawin itong straight na lalaki. Pumasok ka ba? Tanong ni Zoro. Pumasok? Oo, sa trabaho. Baka kung ano na naman ang pumapasok sa madumi mong isip. Sagot ni Zoro. Naglakad si Zoro palabas ng silid at tinunga ang kusina. Hinanda niya ang lulutuin na kare-kare na manok. Sumunod si Patricia at nakasamid lang kay Zoro. Habang naghihiwa ito ng mga sangkap, pinasadahan niya ang tingin. Ang braso nito, maskulado to. At lalaki naman talaga ang dating. Kung hindi niya kilala si Zoro ay baka magsisigaw na nga siya sa kilig dahil napakagwapo nito. Pumuntong hininga na nga lang siya. Kaya mo yun, Pat. Bulong ni Patricia. Lumapit si Patricia kay Zoro at niyakap ito mula sa likuran. Stop it, Pat. Katatapos lang kagabi, diba? Gusto mo agad ulit? Behave. Umupo ka rin sa silya at maghintay na maluto to. Baka gutom ka lang at napasukan na ng masamang elemento ang utak mo. Saad ni Zoro at binigyan ng nagbabalang tingin si Patricia. Humalakak ng malakas si Patricia at pinalo ng malakas ang pita ni Zoro. Sayang ka talaga. Kung magbabakla ka, ang laki kaya ng... Hindi natuloy ni Patricia ang sasabihin nang inis na pinutol ni Zoro ang sasabihin niya sana. Tumigil ka na. Kung hindi, palalabasin kita sa kwento ko. Akmang sasagot pa sana si Patricia nang tumunog ang telepono. Pakisagot please. Okay. Hello? Sagot ni Patricia sa tawag. Hello, where's Mr. Montefalco? Narito po nagluluto. Please tell him that Mr. Chu agreed and he has an appointment with Mr. Chu. Zoro, may appointment ka raw kasama si Mr. Chu. Saan? Saan daw po? At the CV Beach Resort tomorrow. Sige po, sasabihin ka salamat. Okay, thank you. Saan daw? Tanong ulit ni Zoro. Sa CV Beach Resort daw bukas. Tumawunga si Zoro at inalis ang apron sa katawan. Hinihintay na nga lang niyang maluto ang kare-kare. Malayo ba yun? Tanong ni Patricia. Yes, out of town. Sagot naman ni Zoro. Sa wakas, pumayag din si Mr. Chu. Matagal ko na siyang kinukulit about the proposal. Sama ako? Tungkol pa sa ng proposal mo? Nakangiting saad ni Patricia. Gusto kong magpatayo ng stores sa resort niya ng mga products ko dahil maraming turista ang dumarayo ron. Lumapit si Patricia kay Zoro at umupo sa hita nito. Malakas na tinulak ni Zoro si Patricia at lumagapak ito sa sahig. Nakangiwi at nakahawak sa balakang si Patricia dahil nasasaktan siya. Aray ko naman!
Grabe ka naman, umuupo lang eh. Ikaw kasi, tigil-tigilan mo na nga ako, Pat. Sus, kunwari ka pa. Eh bakit may nangyari sa ating kagabi? Anong ibig sabihin nun? Pangungulit nga ni Patricia. Napailing na nga lamang si Zoro. Andami kasing upuan dyan. Bakit dito ka pa sa hita ko? Mataray na sagot ni Zoro. Sisi tayo, remember? At saka, same naman tayong babae, diba? Kaya walang mali siya. Maliban na lang kung... Nahising saad ni Patricia at bumaba ang tingin sa gitna ni Zoro. Agad tinakpan ni Zoro na ang kamayang tinitignan ni Patricia. Kung nagbabakla-baklaan ka lang. Napailing na nga lamang si Zoro at nilapitan ng niluluto at tinignan kung luto na to. Nang makita na paluto na to, ay kumuha na nga siya ng mga plato at kutsara. Magsandok ka na ng kanin. Nandun sa rice cooker. Yes, my handsome gay boss. Saad ni Patricia habang tumatawa. Baliw. Huy, ang sarap mo palang magluto. Ito lang ang alam kong lutuin na dish. Si Mami pa ang nagturo nito. Zoro? Ayos ka lang ba? Bakit parang malungkot ang mga mata mo? Tanong ni Patricia. Natigilan si Zoro at hindi alam ang isasagot. Totoong malungkot siya. Kahit nang umingiti siya sa harapan ni Patricia, hindi niya akalain na mahalata nga ni Patricia. Talagang kilalang kilala na nga niya ito. Huy, Zoro. Oo, malungkot ako. Meron kasi akong tinatago. Sabi nga nito, sabi naman kasi sa'yo eh, bakit hindi ka na lang kasi umamin? O kaya, wag mo nang itago yung totoong katauhan mo. Sabi nga nito. Hindi naman yun eh. Ano ibig mong sabihin? Takang tanong ni Patricia. Wala. Ubusin mo na nga yung pagkain mo. Umuwi ka na sa inyo. Mag-ayos pa ako ng gamit para bukas sa appointment ko. Sama ko ha. Ako nang mag-ayos ang gamit mo, boss. Pangungulit ni Patricia. Bahala ka. Hindi na nga nakipagtalo pa si Zoro sa makulit na babaeng to. Masayang pumalakpak si Patricia at pinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos sila kumain, ay nagtungo nga sila sa silid ni Zoro. Ano bang paglalagyan ko ng mga damit mo? Tinuro ni Zoro ang backpack sa taas ng lamesa. At kung ano-ano nang ang pinagbubuhat ni Patricia na mabibigat sa cabinet. Nga pala Pat, bakit ang lakas-lakas mo? May lahi ba kayong Hulk? Takang tanong ni Zoro. Dahil naalala niya kung paano napatumba ni Patricia noon ang mga holdapper. Black belter kasi ako nung nag-aaral pa ako at lagi akong nasasangkot sa away, kaya siguro nahasa ang katawan ko. Sagot ni Patricia habang inaayos ang pagkakasalansan ng mga damit sa loob ng bag. Tumangulang si Zoro. Kaya pala ang lakas mo rin nung gabing yun. Bulong pa nga nito. Ano yung sabi mo? Tanong nga ni Patricia sa kanya. Wala. Ang sabi ko, sige na, ihatid na kita sa bahay niyo para makapag-ayos ka na rin ng gamit. Habang nasa biyahe, ay may naisipang itanong si Patricia. Zoro, may chance bang magkagusto ka sa isang babae? Tanong ni Patricia. Hindi agad nakasagot si Zoro dahil hindi niya inaasahan na magtatanong ng ganon si Patricia. Yes, actually, parang may nagugustuhan na akong babae. Sagot ni Zoro. Natuwa si Patricia, ngunit nasaktan din dahil may nagugustuhan na pala itong babae. Panigurado namang hindi siya yun dahil hindi naman bagay. Pilit siyang umiti at tumawa. Dapat masaya siya dahil may chance nang maging straight na lalaki to. Mabuti naman. Sayang ka kasi kung magiging bakla ka lang. Wala namang masama dun pero gwapo ka, malaki ang katawan. Mayaman at malaki ang... Mumisi si Patricia sa huling sinabi. Malaki ang ano? Hamon na tanong ni Zoro. Natigilan si Patricia. Akala niya ay sasawayin na naman siya ni Zoro ngunit sa halip ay nakisakay ito sa kapilyahan niya. Ang sabi ko, ang puso. Sagot ni Patricia at alangang umiti. Akala ko. Nakaising saad ni Zoro. Umawang ang labi ni Patricia dahil hindi niya akalain nangingisihan siya ni Zoro. Ang estig nitong tignan. Pakiramdam niya,
Lalaking lalaki na talaga ito. Hoy, laway mo pa at tumutulo. Natatawang saad ni Zoro. Agad namang pinunasa ni Patricia ang laway na tumulo. Nakarating na nga sila sa bahay nila Patricia. Hindi na bumaba ng sasakyan si Zoro at pinaharurot na nga nito ang sasakyan paalis pagkababa ni Patricia. Pabaling-baling si Patricia sa papag habang nakahiga. Hindi siya makatulog dahil tuwing pipikit siya. Nakangising mukha ni Zoro ang nakikita niya. Samantalang kapatid niya, malakas nang humihilik. At isa pa, parang iba ang pakiramdam ni Patricia. Parang bumibigat ang sarili niya. Hays! Kailangan makatulog na ako, maaga pa bukas ang alis namin eh. Yamot na bulong ni Patricia at pilit na pinikit ang mata. Habang nakapikit si Patricia, pilit niyang winawaksi ang mukha ni Zoro. Hanggang sa makatulog na nga siya, ay nagtatalo ang isipan niya. Napatakip ang tenga ni Patricia nang tumunog ang alarm ng cellphone niya. Nakapikit ang mga mata na inabot niya ang cellphone para patayin ang alarm. Mabibigat ang mga mata na idinilat ito. Sa tingin niya, nakakatulog pa lang siya. Ngunit ginising na agad siya ng alarm at 4:30 AM na. May 30 minutes pa siya para mag-asikaso. Tumayo na nga kaagad si Patricia at nag-ayos ng sarili. Saktong 5 AM natapos na nga ito, kinuha nga ang backpack sa silid at napangiwiin ng mabigatan siya. Narinig niya ang busina ng kotse. Siguradong si Zoro na yun. Naabutan nga niya sa sala ang ina na nagkakape at nagpaalam na nga siya. Pagkalabas nga niya ay lumapit sa kanya si Zoro at ito ang bumuhat ng bag. Anong laman ito? Ang bigat ah. Parang pang isang taon ang dala mo. Eh 3 days lang naman tayo ron. Reklamo ni Zoro dahil ang bigat ng bag ni Patricia. Parang 20 kilos yata ang laman. Mabuti na yung handa. Natatawang sagot ni Patricia. Napailing si Zoro at inilagay sa backseat ang bag ni Patricia. Habang nasa biyahe sila, nakatulog si Patricia dahil napuyat siya kaya iisip kay Zoro. Si Zoro naman. Panakanakang sinusulyapan si Patricia. Nakanganga pa ito at halatang malalim ang tulog. May naisip siyang kalokohan at kinuha ang cellphone. Kinuhanan niya ito ng litrato na nakanganga ang bibig. Mahigit 2 oras na sila sa biyahe nang magising si Patricia. Kinusot niya ang mata at napahawak sa labi. Napangiwi siya nang basa ito ng laway niya. Nahihiyang tinignan niya si Zoro na seryoso at diretsyong tingin sa daan. Pasimple niya itong pinunasan gamit ang likod ng kamay niya. Matagal pa ba tayo? Binaling ni Zoro ang tingin kay Patricia. 1 oras pa, bakit? Gutom ka na ba? Oo eh. May sandwich at pizza doon sa backseat. Kunin mo. Agad na tumalima si Patricia. Gusto mo? Sabay alok nga nito ng pizza. Mamaya na, nagmamaneho pa ako. Pero lumapit si Patricia at sinubuan na nga lamang ito. Itinapat niya ang pizza sa bibig ng lalaki. Subuan na lang kita. Nahangising saad ni Patricia. Iniwas ni Zoro ang bibig sa sinusuban na pizza ni Patricia. Hayoko mamaya na lang. Sus, nahiya ka pa. Sige na, say ah. Saad ni Patricia at ngumanga para gayain ni Zoro. Napipilitang binuka na nga lamang ni Zoro ang bibig at tinanggap ang pizza para matapos na. Kakain ka rin naman pala eh. Kailangan pang pilitin. Hindi nakasagot si Zoro. Mapilit ka eh. Pero napangiti nga ito ng bahagya. Nang matapos kumain si Patricia, natulog ulit siya. Mahinang tinapik-tapik ni Zoro ang pisngi niya nang makarating sila sa resort. Pat, nandito na tayo sa resort. Umungol nga si Patricia at dahan-dahang dinilat ang mga mata. Nasa isang silid lang sila, ngunit may 2 kama. Maganda at malawak ang resort. Maraming turista. Ang karamihan ay mga foreigner. Mr. Montefalco, Mr. Chu is waiting for you. Aninga ng isang babae. Pat, doon ka na muna sa kwarto, hintayin mo ko. Kakausapin ko lang si Mr. Chu. Ganun ba? Sige. Please lead the way. Pakiusap ni Zoro sa babae. Yes, sir, this way please. Nang hindi na matanaw ni Patricia si Zoro, ay pumunta na nga lang siya sa silid niya. Pabagsak na humiga. Sa kama tinitignan ng kisame. Bakit ganun? Parang kakaiba yung nararamdaman ko ah. Sabi nga nito habang nakahiga. Nararamdaman ko sa sarili ko tsaka
nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ba pwedeng siya? Nagugulo ang tanong ni Patricia sa sarili. Umupo si Patricia at sinabunutan ng buhok. Hindi pwede. Nangialam si Patricia sa laptop ni Zoro. Gusto niyang manood ng K-drama habang hinihintay ito. Alam niya ang password ng laptop nito dahil sinabi nga niya. Saktong pagbukas niya ay Facebook account nito ang bumungad at nabasa niya ang conversation nito sa isang babae. Masaya ang usapan ng dalawa at mukhang nag-enjoy si Zoro na kausap ito. Nabasa niya na pinuri ni Zoro ang babae na maganda at sexy. Mapait siyang napangiti. Dahil baka ito ang babae na tinutukoy ni Zoro na nagugustuhan ito. Tinignan niya ang profile ng babae. Bigla siyang nainis. Hindi niya ma-explain ang kanyang nararamdaman. Ano ba to? Selos? Hindi niya alam. Nalilito siya. Tiniklop na nga lang niya ang laptop dahil nawalan na nga siya ng gana. Bumalik na lang siya sa pagkakahiga sa kama at dumapa. Hindi nagtagal. Nakatulog na nga lang siya. Masayang naglalakad si Zoro papunta sa silid nila ni Patricia. Gusto niyang ibalita na makakapagpatayo na nga siya ng store dito sa resort. Nang makapasok sa loob ng silid ay naabutan niya si Patricia na nakataba at natutulog. Napangiti si Zoro habang nakapansin kay Patricia na mahinang humihilik. Humikab siya at tumabi kay Patricia. Kulang din siya ng tulog dahil napuyat siya kay iisip ng kung ano-ano. Mas pinili niyang tumabi kay Patricia kaysa humiga sa sariling kama. Nalimpungatan si Patricia na may mabigat na bagay na nakadagan sa tiyan at hita niya. Minulat niya ang mga mata at tumambad lang naman ang mukha ni Zoro. Nakapikit ito at bahagyang nakaawang ang bibig. Sinulyapan niya ang tiyan at nakita ang nakayakap na kamay ni Zoro at nakatantay na paa nito sa hita niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Patricia habang pinagmamasta ng gwapong mukha ni Zoro. Ngumiti siya at hinayaan na ganun ang posisyon nila. Napapikit siya ng mga mata nang gumalaw bigla si Zoro. Naramdaman niya na gumaan ang katawan, tanda na inalis na ni Zoro ang pagkakayakap nito sa kanya. Bumuntong hininga si Zoro habang nakamasid sa maamong mukha ni Patricia. Payapa at mukhang mabait ito. Pagtulog ngunit kapag gising naman ay maingay at kung ano nung kalokohan ang ginagawa. Maingat at dahan-dahan niyang inilalayo ang katawan kay Patricia ngunit yumakap ito sa kanya at ginawang una ng dibdib niya. Nahigit niya ang hininga nang maamoy ang mabango at amoy candy nito ang buhok. Lihim na napangiti si Patricia at inigpitan ng pagkakayakap kay Zoro. Naririnig niya ang malakas na tibok ng puso nito at ang paghigit ng hininga nito. Gusto niyang tumawa, ngunit kailangan niyang pigilan baka itulak siya ni Zoro at batukan. Ang malala ay baka sipain pa siya nito sa ginawa niya. Bahagya siyang gumalaw para maging komportable ngunit maling desisyon ang ginawa niya. Dahil nasagi niya ang galit na alaga nito, napakagatlabi siya at namula ang buong mukha. Bumilis ang tibok ng puso niya. Agad siyang nagkunwari na tumalikod upang pagtakpan ang nagawang kasalanan. Samantalang si Zoro naman, agad na tumayo nang tumalikod sa kanya si Patricia. Pakiramdam niya ay ang init muli ng katawan niya. Nagtungo siya sa banyo at nagbuhubad. Itinapat niya ang katawan sa shower at sinalubong ang malamig nitong tubig. Naalala nga niya ang nangyari nung gabing yun na unang may nangyari sa kanila. Umiling-iling siya habang naliligo at napangiti. Bahagyang minulat ni Patricia ang mata para silipin kung nasaan si Zoro. Nakita niya itong nagmamadali na nagtungo sa banyo. Kahit tulog ka, nakakagawa ka pa rin ng kalokohan. Natatawang saad ni Zoro. Umupo si Patricia at mahinang sinampal ang mukha. Napatingin ulit siya sa banyo kung nasaan si Zoro. Naririnig niya ang lagaslas ng shower. Ano ba pat? Baka isipin ni Zoro ay minamanyak mo siya. Gigil na kastigo ni Patricia sa sarili. Sinabunutan niya ang buhok at napangiwi ng masaktan. Aray! Daing niya. Nang bumukas ang pinto, ay nagkunwaring nag-unat ng katawan si Patricia at humikab. Ngumiti siya kay Zoro
na bagong ligo at nakatapis lang ang tuwalya ang pangibaba nito. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang maskuladong katawan nito. Agad siyang napaiwas ang tingin. Good morning, Boss Sandro. Bata ni Patricia. Good morning. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Tanong ni Zoro. Mabilis na tumingin si Patricia kay Zoro. Ha? Anong pinagsasabi mo? Magbihis ka na nga, lamigin ka pa dyan eh. Utal nitong Saad. Ngumisi si Zoro at dahan-dahan na naglakad palakpit kay Patricia. Bakit pakiramdam mo ay naiilang ka? Hindi ba nakita mo na ito lahat? Pat, may dapat ba akong malaman? Napalunok ng laway si Patricia. Hindi niya akalain na may ganitong side si Zoro. May tinatago rin palang kapilyuhan. Wala ah! Tanggi ni Patricia. Sabay tayo at naglakad papasok ng banyo. Napalakas ang pagkakasara ni Patricia ng pinto ng banyo dahil sa kaba na nararamdaman. Sumandal siya sa pinto at napahawak. Sa tapat ng puso, narinig pa niyang malakas na paghalakhak ni Zoro. Lalaking lalaki ito sa pandinig niya. Shucks! Nagiging lalaki na kaya si Zoro? Bulong na tanong ni Patricia. Nasa isang restaurant sila ng resort at hinihintay ang breakfast nila. Napako ang tingin ni Patricia sa papalapit na babae. Malapad ang ngiti nito sa mukha. Namumukha niya ito. Ito ang babae. Nakachat ni Zoro sa Facebook account nito. Hi Zoro! Finally! Nakita ko rin ang gwapong anak ni Ninang Lily. Nakangiting bati ni Rose kay Zoro. Tumayo si Zoro para yakapin si Rose. Akala ko nagbibiro ka lang na papunta ka rito. Nakangiting saad ni Zoro. Umingos at palihim na umirap si Patricia. Mahinhing tumawa si Rose. Hindi ako marunong magbiro. Nasabi na ba sa'yo ni Ninang Rose kung kailan ang kasal? Tanong ni Rose. Nanigas at nanlamig ang katawan ni Patricia nang marinig ang sinabi ng babae. Ikakasal na pala ang dalawa? Tama ang hinala niya. Itong babae ang sinasabi ni Zoro na nagugustuhan nito. Nanginginig ang kamay na tumayo siya. Dahil sa isip-isip niya, paanong pumayag si Zoro na may mangyari sa kanila noong isang gabi? Kayong ikakasal na pala siya. Hindi nga siya bakla. Manloloko naman. Zoro, balik lang ako sa silid natin ha. May nakalimutan kasi ako eh. Pagdadahilan ni Patricia. Ang totoo ay gusto niyang bumalik ng silid para umiyak. Pakiramdam niya ay naninikip ang dibdib niya. Ha? Darating na ang breakfast natin ah. Mamaya mo na balikan. Hindi natapos ni Zoro ang sasabihin nang tumalikod at umalis na nga si Patricia. At manghahabulin ni Zoro si Patricia, ngunit hinawakan ni Rose ang braso niya. Sino siya? Tanong ni Rose. Sekretary ko. Sagot ni Zoro. Tumangot-tangon si Rose. Babae ako. At alam mo, feeling ko may gusto sa iyo ang sekretarya mo. Napangiti si Zoro sa sinabi ni Rose. Talaga? Yes. Mukhang ikaw din. May gusto ka sa kanya. Nakangiting tanong ni Rose. Ngiti lang ang sinagot ni Zoro. Ano nga ulit yung tanong mo? Pag-iiba ng usapan ni Zoro. Kung nasabi na ba sa'yo ni Ninang Rose, kung kailan ang kasal ko, dapat nandun ka. Isama mo rin yung sekretary mo, malay mo. Siyang makasalo ng bulaklak ko sa kasal. Nahangiting saad ni Rose at binigyan ng nanunuksong tingin si Zoro. Hindi pa nasasabi ni Mommy. Hindi pa kami nagkikita, masyado akong nabibisi sa work eh. Nahangiting sagot ni Zoro. Nais ng fiancé ko na mag-invest at mag-franchise sa company mo. Masayang balita ni Rose. Talaga? Salamat naman. Kasama mo ba ang fiancé mo? Yes, nandun sa room namin. Double date tayo mamaya, isama mong sekretary mo. See you later, Zoro. Paalam ni Rose. Pinabalot na lang ni Zoro ang order niya. Doon na lang nila kakainin dalawa ang breakfast nila. Ngunit walang Patricia siyang naabutan doon. Ang gamit nito wala rin. Kumunot ang noon niya at nagsalubong ang kilay. Pat? Tawag ni Zoro. Baka tinataguan lang siya nito at nakaisip na naman ang kalokohan. Ngunit lumipas ang 10 minuto, wala pa rin Patricia na nagpakita. Anong trip na naman ang ginagawa ng babaeng yun? Inis na saad ni Zoro. Nagtungo si Zoro sa receptionist para magtanong at nalaman niyang umalis nga talaga
si Patricia. Dala-dala ang gamit nito. Nagtaka siya nang malaman na umiiyak daw to. Tinawagan niya ito ngunit hindi ito sumasagot. Nagulo ang isipan niya kung bakit ito biglang umalis at umiiyak pa. Gusto niya itong sundan ngunit magkikita pa sila mamaya ni Mr. Chu para sa permahan ng kontrata. Lula ng bus si Patricia ngayon at nakatula lang, nakatingin sa labas ng bintana. Pumatak ulit ang luha niya na agad niyang pinunasan. Ang tanga mo, Patricia. Bakit ka umibig sa baklang yun? Umasa ka na ikaw ang makakapagpabago sa kanya. Yan, uuwi kang luhaan. Kastigo ni Patricia sa sarili at panaypahid sa mga luha na ayaw tumigil pumatak. Nang makauwi si Patricia, ay agad siyang nagkulong sa silid at namaluktot. Nakatulugan niya ang pag-iyak. Hoy Patricia, nasa labas ang amo mo. Gising ni Inday kay Patricia, kinaumagahan. Niyugyug pa nga ito upang magising. Ano ba, ma? Sabihin mo po wala ako rito. Inaantok na sagot ni Patricia. Teka, umiiyak ka ba? Namamaga ang mga mata mo ah. Dugtong pa ni Inday. Hindi sumagot si Patricia at tinakpan ang ulo ng unan. Iho, pasensya na. Mukhang wala sa mood si Patricia eh. At pinapasabi na wala raw siya. Nag-away ba kayo? Pangungusisa nga ni Inday. Kumunot ang ni Zora at umiling. Hindi naman ho. Sige, babalik na lang po ako bukas. Bagsak ang balikat na umalis ni Zoro. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganito. Bigla si Patricia. Wala siyang matandaan na may nagawa siyang mali kaya ito nagkaganon. Kinaumagahan ay bumalik ulit si Zoro sa bahay ni Patricia at naabutan niya itong nakaupo sa labas ng bahay at nagkakape. Nang makita siya nito, ay tumayo ito bigla at papasok sa loob. Tumakbo siya nang mabilis para maabutan ito at hinawakan sa braso. Hey, Pat, iniiwasan mo ba ako? Tanong ni Zoro. Hinarap ni Patricia si Zoro at inirapan ito. Hindi ah, nga pala, magre-resign ako. Mataray na saad ni Patricia. Nagsalubong ang kilay ni Zoro. Seryoso ka ba? Pero bakit? May nagawa ba akong mali? Sunod-sunod na tanong niya. Bumuntong hininga si Patricia tumiling. Wala. Wala naman pala. Bakit ka ganyan? Anong arte na naman yan, Patricia? Mariin at galit na litanya ni Zoro. Bakit ka galit? Pasigaw na tanong ni Patricia. Napasabunot ng buhok si Zoro at hindi makapaniwalang tinitigan sa mga mata si Patricia. Hindi ako galit. Nagugulan ako sa iyo. Bakit biglang nagkaganyan? Mahinahon na paliwanag ni Zoro. Napayuko si Patricia dahil hindi niya masalubong ang malamlam na mga mata ni Zoro. Congratulations nga pala, biglang sabi ni Patricia na hindi naintindihan ni Zoro kung anong ibig sabihin nito. Congratulations saan? Dun sa babae mo sa resort. Hindi ba sabi niya kung kailan ang kasal niyo? Nakairap na sagot ni Patricia. Napangiti si Zoro nang maalala ang eksena na yon. May nabuo na idea sa isip niya, ngunit ayaw muna niyang umasa. Nilapitan niya si Patricia at nginitian ito. Anong giningiti-ngiti mo riyan? Mataray na tanong ni Patricia. Nagsiselos ka ba? Nakangising tanong ni Zoro. Asa, hindi ah. Bakit ako magsiselos? Saka, bating ka kaya? Nagtataray nga na saad ni Patricia. Tumulis ang uso ni Zoro at pinipigil ang matawa. Bading pala ah. Halikan kita kaya ngayon. Tatawagin mo pa ba akong bading? At para lang sa kaalaman mo, hindi kami ang ikakasal ni Rose. May sinabi ba siyang kami ang ikakasal? Tugtong pa niya. Biglang napagtanto ni Patricia na wala ngang binanggit ang babae kung sino ang ikakasal. Tumikhim siya at nag-iwas ang tingin. Naiya siya bigla sa inasal. Nagseselos ka nga. Natatawang tanong ni Zoro hanggang sa maging halakhak ng hindi sumagot si Patricia. Nakayuko lang ito at nilalarong mga daliri. Walang sabi-sabing hinawakan ni Zoro ang pisngi ni Patricia at inangat ito sabay halik sa labi nito. Namilog ang mga mata ni Patricia dahil hindi niya inaasahan ang paghalik sa kanya ni Zoro. Binitawan ni Zoro ang pisngi ni Patricia at matamis itong initian. Ngayon, sabihin mo na bading ako kung gusto mo ulit matikman ang halik ko.
Saad ni Zora at pinisil ang tungki ng ilong ni Patricia. Ewan ko sa'yo, utal na Saad ni Patricia. Sige na nga, ipapaliwanag ko na sa'yo kung bakit ako naggaganon dati. Kung bakit ako nagkaroon ng identity crisis. Pero ngayon, sigurado na ako sa katauhan ko. Alam mo ba dati? Sobrang na-inlove ako sa isang babae. 7 years. We've been together for 7 years. Naging fiancé ko na nga siya, pero nang malapit na sana kaming ikasal, naging runaway bride siya. Niwalaman lang akong nalaman kung bakit. At malaman-laman ko na lang nasa ibang bansa na pala siya at may afam na na bagong asawa. Yun, dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, tila na trauma ako. Parang nag-iba yung pananaw ko. Natatakot na nga akong masaktan ulit ng isang babae. That's why binago ko ang sarili ko. Pinaniwala ko ang sarili ko na Becky talaga ako. Pero narealize ko, nang ginagamit lang pala ako ni Kurt, wala naman pala talaga akong nararamdaman para sa kanya. And I'm straight. Sinubukan ko lang tabunan yung experience ko dati na traumatic. Paliwanag nga nito. Pero nung makilala kita, nagsimulang magulo ang pananaw ko ulit, lalo na nung may nangyari sa atin isang gabi. Pagtatapat nga ni Zoro. Speaking of that, eto nga pala, abot nga ni Patricia sa isang maliit na nakakarton. Ano to? Tanong ni Zoro. Speaking sa nangyari sa atin nung isang gabi, yan yung resulta. Nakita nga niya na pregnancy test nga ito at positive. Nagdadalang tao nga sa Patricia at ang ama, walang iba kundi si Zoro. Virgin kasi siya nang makuha niya ito. Magiging ama na ako? Sabi nga nito at napapalakpak pa nga. Yes! Sigaw pa nga niya. Natawa na lang si Patricia. Oo, magiging isang Becky dad ka na. Sabay tumawa nga ang dalawa. Nagyakapan nga sila at hinalikan ni Zoro sa noo si Patricia. Samantala, pumalakpak si na Dave at Lily. Nagpahid ng luha si Lily dahil sa galak. Sa wakas, natagpuan na ni Zoro ang tunay na pag-ibig. Mahal kita, Pat. Hindi ko alam kung kailan nagsimula itong nararamdaman ko basta't nagising na lang ako na mahal na kita. Ang ngiti mo, ang tawa mo, ang mga kalokohan mo, ang siyang hinahanap ko. Taos pusong pag-amin sa wakas ni Zoro kay Patricia. Naluha ang pilyang si Patricia at niyakap si Zoro. Mahal din kita, Zoro. Oo, nagselos ako at nasaktan ako dahil akala ko talaga ikakasal ka na sa iba. Pagkatapos ng nangyari sa atin, naalala ko na yun ah, tsaka ang galing mo. Pagbibiro nga nito sa lalaki at natawa na nga lamang ito. Hindi ko akalain na magmamahal ako ng inakala kong bading. Natatawang pag-amin ni Patricia. Ikinasal si Zoro at Patricia sa simbahan. Simple ngunit ang grande ang kasal nila. Nagtungo sila sa Hong Kong upang doon mag-honeymoon na naman. Kahit na nga, may laman na nga ang tiyan ni Patricia bago sila ikasal. Habang naliligo si Patricia, kinakabahan siya. Nasa labas na si Zoro, tapos na itong maligo at hinihintay siya. Naalala niya bigla kung gaano kalaki ang alaga nito na mula ang buong mukha niya at ipiniling ang ulo. Kinuskus niya ang buong katawan, pati ang kasingit-singitan. Nang matapos maligo, ay lumabas siyang nakatapis lang ng tuwalya. Naabutan niya si Zoro na nakahiga sa kama at nakatitig sa pintuan ng banyo na parang inaabangan talaga siya. Mula sa naiinip na pagmumukha ni Zoro, ay napalitan ng ngisi. Bakbakan na! Kinakabahang sambit ni Patricia at nakangiting lumapit si Zoro. At dito na nga nagtatapos ang kakaibang kwento ni na Patricia at Zoro. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Evelina Wible, Beth Sardina, Vance World TV, Jane Rosario, Augustus, Francis Comedesilo, Belen Aquino,
Renato, Melinda, Emmeline Bautista, Ellie Evangelista Anderson, Normelita Beltran, Joel Ferrer, Evelyn Vocal, Zenaida Porter, Ruby Corazon Riera, Armina Adhani, Helen Morillo, Rex Roy, Alma Lumpay, Rosemary Adranida, Judilyn Aquino, Lavina Galang, Elena Bernardo, Renz Fernandez, The Divas, John Alesa, Jocelyn Doctor, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening.